Mapagpalang oras po mga kapatid, kumusta po kayo dyan? Ngayon nga po ano, ay nagpabiyahe pa tayo papunta po sa school dahil medyo maaga tayo para of course makaiwas din ang traffic. So good morning po kayo, kamusta po ang ating araw? Sana'y masimulan po natin ang ating araw no, ng panalangin, pag-ingi sa Panginoon ng proteksyon at gabay no, sa panibagong araw na naman no, ng pagtatrabaho. So, kamusta po ang ating mga trabaho dyan mga kapatid? Sana po'y parati po tayong bigyan ng Panginoon ng magandang pangangatawan at magandang kalusugan no, para po sa gayon ay may pagpatuloy ang ating mga gawain at makapag-provide parati tayo no, ng mga pangangailangan sa ating pamilya. So lahat po tayo siguro ay may mga trabaho no, sa mga nakasubaybay dito sa ating page. Mga kapatid, kumusta po kayo? Sana po ay ready na no, para sa panibagong araw no, panibagong araw ng pagtatrabaho. So lahat po tayo ay biniyayaan po ng ating Panginoon ng trabaho no. Again, trabahong po yan ay dapat nating ipagpasalamat, di ba? Marami po mga tao ngayon ang walang trabaho at talagang naghahanap pa no, ng kanilang trabaho para lang makapag-provide ng mga pangangailangan ng pamilya. So kung meron na po kayong mga trabaho, nako, isa po yan sa mga dapat po ninyong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin na at kailangan talaga yan no, lalong-lalo na po no kapag tayo po ay may pamilya na no, may mga anak na pinapaaral, may mga anak no na pinapakain, may mga sinusuportahan no. At of course, kailangan talaga ngayon ng trabaho no, dahil siyempre we must to secure no, lalong-lalo na po yung mga kalusugan ng ating mga anak. Talagang sa panahon ngayon no, very rampant na yung mga iba't ibang sakit ngayon. Halos saan ka man pumunta, lalong-lalo na itong dengue. Ako po, marami po bang cases ng dengue sa inyo po dyan? Napakahirap po ng sitwasyon, no? Lalong-lalo na kapag yung mga kabataan ay matamaan ng dengue. So, ipanalangin po natin sa ating Panginoon na sana po ay proteksyonan tayo no, sa dengue. Hingin na rin po natin yung gabay at tulong, no? At protection din ng ating mga guardian angel no, para of course ma-avoid po tayo sa mga ganitong infectious disease no. So yan lang po ang ating hiniling no, na sana'y iiwas sa sakit no, yung ating pamilya. Dahil nako po, pag may sakit ang isang pamilya no, parte ng ating pamilya, talagang labas ng labas ng iyong pera para lang of course masustain yung pangangailangan. So parati nga akong nanonood no sa mga financial advisor no, na nagtuturo kung paano i-manage yung pera. So you must have always this emergency funds no, dahil hindi natin alam no, in emergency cases kagaya po ng pagka-hospital no, pagkakasakit or may mga tuition na kailangan. Yan talaga no, kailangan po na may mga emergency funds dahil mahirap na po no, dahil of course ang kahahantungan kapag wala po tayong emergency fund ay doon na talaga no sa pangungutang. So nakakatakot, of course malulubog ka naman sa utang. So kapag maganda po yung ating trabaho no, maganda po ang ating kalusugan no, dapat po tayong mag-impok no, ng emergency fund dahil kailangan po talaga yan no, para kapag may mga emergency cases no, isa po yan sa mga dapat natin na i-consider. So ayan po mga kapatid no, good morning po sa inyo. Again, papunta na rin po ba kayo sa inyong mga trabaho? Kasi ako ngayon traveling na, going sa aming eskwelahan. So may orientation pa kami ngayon. So 7 a.m. yung misa. Ako po, sana'y makaabot no. So I still have 15 minutes para makaabot sa misa. Hindi ko nga po nadala yung aking damit no, for extraordinary lay minister dahil sana'y makapag-assist din po sa pari no. Pero sa ngayon, nandiyan naman po si sister no. May kasamahan po kaming madre, isa rin po sa mga guro no, sa aming department. So, ayan, very
very active din si sister. So ayan, mga kapatid, kumusta po kayo dyan? Kayo din po ba yung nakapanood no, ng naging spiritual empowerment ni Father Darwin no, kagabi? Talagang busog na busog no, sa kaalaman at ang kanyang mga kasamahan. No, talagang maganda po ang mga binibigay ng mga enlightenment, no, lalong-lalo na po no, to empower us no, in our spiritual battle. Alam naman po natin, no, very clear po yan that we are in a spiritual warfare. No? There is a warfare no, that is happening right now. So we must be aware no, kung paano po natin i-combat, kung paano po natin protektahan ang ating sarili against this spiritual attacks no, ng ating kalaban. So yun nga po, no, nabigyan ng emphasis ni Father Darwin yung patungkol sa gluttony, no? Kung saan kaakibat po dito ay yung kalaban, no, yung pangalan na ng diablo na si Beelzebul, no? Isa pala yan sa mga dapat rin natin, no, na pakaingatan na yung ating mga sarili ay hindi mahulog, no, sa gluttony, no? Yung parating sobra, di ba? Yung kapag nasusobrahan na, no, kung saan man yan, sa pagkain, no, sa pera, sa pagganap ng pera, no. So yan, gluttony, isa yan sa mga dapat natin iwasan, no, because again, may kaakibat na diablo pala yan. So isa sa mga specialization pala yan ni Beelzebul. So marami ng mga cases po si Father Darwin, no, na na-exercise patungkol po sa diablo na si Beelzebul, no, na isa pala sa mga na nadidisturb, no, sa mga pasyente niya. So yan pala ay dahil mismo din, no, sa mga lifestyle ng tao, no, na kapag tutok na tutok lamang sa trabaho, no, sa paghanap ng pera, sobra-sobra, or sa pagkain, no, kahit sobrang taba mo na, no, parang tuloy-tuloy ka pa rin, no, sa pagkain ng marami, ng pagkain. So isa pala yan sa mga specialization ni Beelzebul, no, gluttony. So dapat natin din na maging aware po tayo, no, sa ating sarili, na iwasan natin, no, ang kanyang mga gawain. So again, lahat po ng sobra ay hindi rin maganda sa ating katawan, no, sa ating kalusugan, no. So dapat rin nating iwasan kung ano man yung nakakasobra. Sabi nga ni Father Darwin, yung ating dila, no, ay ginagamit natin sa papuri sa Diyos, no, pero ito din ay po ay na nakakapagbigay sa atin, no, ng danger, no, lalong-lalo na po, no, kapag hindi po natin ito makontrol, no, sa pagsobra sa pagsasalita, no, sobra sa pagsasalita ng walang katotohanan, no, pag sa sinasaktan yung sarili, no, mga bad words. So yan po mga dapat nating iwasan talaga. So dapat natin din na maging aware po tayo, no, lalong-lalo na sa mga sinasabi po natin, no, lalong-lalo na po dito, no, kapag ito po ay patungkol sa ating pananampalataya. So we should to be aware, no, isa po yan sa mga dapat nating i-consider. Okay, so kamusta po kayo? Travel na rin po ba kayo? Going sa inyong mga trabaho? Kamusta sa mga kapatid natin dyan, mga OFW? Ako po ay very great, no, ang inyong mga sacrifices para sa inyong pamilya. So iba't ibang kultura ang inyong inaharap dyan, no? Iba't ibang sitwasyon. And of course, you must deal also ng mga tao dyan, di ba? Kapag nangangamuhan po kayo, ako, isa po yan sa mga dapat na mag-adjust, no, i-adapt. Dahil, well, syempre, iba't ibang kultura, no? Iba't ibang attitude din. So sa mga kapatid natin dyan, no, God bless po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga din po sa inyo, sa mga nag-comment po sa ating page. Sana po ay marami pa tayo ang pagsasamahan, no, sa mga gagawin nating lives. So, yan po mga kapatid, no? Sana yung sa maayos lang tayo na kalagayan. So, hopefully, marami po palang nagtatanong, no, patungkol po sa pag
schedule din, no, kung kailan ba si Father Darwin pupunta sa kanilang mga lugar. Kaya na, hindi po ako yung scheduler ni Father Darwin, no, may mga naka-assign po siyang assistant para po dyan. Maganda po natin gawin ay mag-message po sa kanilang page, no, sa punto por punto, sa or sa kanilang mga sa assistant mismo ni Father Darwin, no. Like si Ate Edna, maaari niya pong i-contact, no, para sa mga detalye. Okay? Sa maaari niyo siyang pang i-contact. So, kung nais niyo pong mag-conduct ng spiritual empowerment, no, sa inyong lugar, naku, maganda po 'yan, no. Pero ang kailangan niyo pong gawin ay of course, kagaya din po ng aming experience, no, nung in-invite po namin si Father Darwin, ako naging malaking challenge din po, no, dahil of course, kailangan niyo po ng approval muna sa inyong parish priest kung saan man i-healed yung inyong event. Okay? So, of course, i-approve ng parish priest kung may approval din or na-notify ang obispo. So, kailangan nyo munang pumunta sa obispo. No? Of course, asking permission na magkakandak po kayo ng spiritual empowerment. So, mas maganda pa rin na may bas-bas ng obispo. And then, kapag okay na, punta po kayo doon sa inyong parish priest at dalhin po yung letter na approve or na-noted ng obispo para at least si Father, no, yung parish priest ninyo, ay mag-a-agree na rin, no, dahil ito'y may bas-bas na ng obispo. So, ilan lamang po yan sa mga dapat i-prepare, no, mga legalities, of course, doon sa inyong lugar, sa inyong bayan, no. Punta din po kayo sa LGU para humingi din po ng permit kung gagamit po kayo ng kanilang mga facilities like gymnasium, no, or of course, kahit hindi po facilities ng inyong lugar, no, ng inyong LGU, or sa simbahan man yan, kailangan nyo pa rin i-inform ang LGU para sa security, no? Dahil of course, magtataka rin sila kapag maraming tao nang nagtitipon, no? Lalong-lalo na marami na ngayon, malapit na ngayon ang eleksyon. So, kaya patungkol po sa mga pagtitipon-tipon na yan, so, kailangan talagang i-inform, no? Humingi ng permit. And of course, for the security, no? Na, alam naman natin na hindi po basta-basta itong si Father Darwin na ma-invite, dahil well, syempre ang kanyang security din ang dapat natin siguraduhin, no? Dahil maraming taong pumupunta, no, at gusto siyang makita. So yan po mga kapatid, no, sa mga gusto pong mag-invite sa kay Father Darwin. Pero kailangan of course 3 months before nakapag-set na kayo or nakakontakt na kayo sa kanila para humingi din ng schedule. Very hectic kasi yung kanyang schedule, no? Punong-puno. So, isang magandang indikasyon po yan na marami po ngayon sa mga kapatid natin ang nabubuksan, no, sa kanilang pananampalataya. Nang dahil, of course, sa nais nilang marinig, no, ang patungkol naman sa mga ganitong katuroan, no, spiritual empowerment. Right? So, hindi po natin madalas yan naririnig, no, sa simbahan, no, sa misa. Well, kasi iba naman po ang focus ng misa, eh, sa ebanghelyo, no, sa pagtuturo ng ebanghelyo. Patungkol naman dito sa spiritual empowerment ay it requires another gathering na naman, no. So kagaya ng ito ng ginagawa ni Father Darwin, no. So maganda po kapag suportado ng inyong parish priest, suportado ng inyong obispo, no, at pinagkakaisahan ng buong komunidad. Ngayon, maganda po yan para maisagawa itong mga ganitong gatherings. So ano bang benefits nito? Of course, maging aware po tayo sa mga nangyayari ngayon, no? Maging aware tayo sa nangyayaring spiritual battle ngayon. Marami po sa mga kapatid natin ang hindi aware, no? Madalas nakatutok na lamang sa gadgets, nakatutok na lamang sa mga issue pang politika, no? Sa mga nangyayari ngayon sa mundo, sa gyera. So, hindi na natin namamalaya na may sariling gera pala tayo na kinakaharap din, no? So, this is also our individual battle, no? Hindi po ito simbahan lamang ang involved. So, lahat po tayo dito ay involved, no? Bawat isa po sa atin ay mga involved, no, sa tinatawag nating spiritual battle, no? Dahil, again,
we are soldiers of Christ, no? From the virtue of our baptism, we are already considered soldiers of Christ. So we must to defend, no, ourselves and the church. Ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan. So, wag po natin no, na ismulin lamang mga ganitong cases, mga patungkol po sa mga spiritual warfare, dahil lahat naman po tayo ay talagang aware po dito, no? So, dumaan po tayo sa simbahan, kaya na every time na dumaan tayo sa simbahan, we do sign of the cross, no, in respect, of course, dahil nandiyan po yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus himself ay nariyan po sa simbahan, no, sa mga na-consecrate na tinapay, no, iniwan doon sa tabernakulo. So yan pong dapat, yan ang rason kung bakit kami nagsasign of the cross. So mga kapatid namin na nagtatanong, no, sa ibang pananampalataya, bakit naman tayo nagsasign of the cross kapag dumadaan, no, sa harap ng simbahan? May demonyo po ba dyan? Kasi para sa kanila, no, kagaya din ng sa katekismo daw, nabasa nila na nagsasign of the cross tayo pang adya, no, sa kalaban, sa diablo. So, isa lamang po yan sa mga rason, no, pang-adya sa mga diablo. So, if we will just focus, no, sa rason na yan, na we do sign of the cross pang-adya sa diablo, well, hindi talaga natin maiiwasan na sa paligid natin, kahit na mismo sa loob ng simbahan, ay may diablo, no? Alam naman natin, no, klarong po yan sa sinabi ni San Pedro na be sober and alert, no? The devil is prowling like a lion seeking for someone to devour. Maligid-aligid lamang yung ating kalaban, no, na naghahanap ng kanyang matutukmal, no, na kaluluwa. So, yung pagpasok sa simbahan, of course, hindi natin maiiwasan talaga dahil hindi naman natin makikita yung kalaban. Yan po siguro yung malaking question sa mga kapatid natin. Ano ba ang pagka-describe nila ng diablo? Ano ba ang pagka-describe nila ng kalaban? Ito ba yung mga nakikita lang nila, no? Or itong sinasabi ng Biblia, no, that the devil, no, of course, is spirit in nature. Kaya hindi rin natin nakikita. So dahil sa hindi natin nakikita, at sabi ni San Pedro, umaaligid-aligid lamang sa ating paligid, so we must to consider, no, we must to assume na yan talaga ay nakaabang sa ating paligid. So anong dapat nating gawin? So we must to be stay protected, no, by signing or by making the sign of the cross. So kung bakit kami nagsa-sign of the cross, kung para sa kanila ay yan lamang ang kahulugan pang-adya sa kalaban, well, of course, we do sign of the cross dahil pang-adya talaga sa kalaban na nasa paligid lamang. Okay, isa po yan sa mga malaking katotohanan, no? So kahit mismo sa loob ng simbahan, kayang pasukin po yan, no, ng diablo, di ba? Kahit mismo sa harapan ng Diyos ay pumupunta, no, ang diablo. Kung nabasa po natin yan sa Biblia, no, sa pagpupulong ng mga anghel, andun din po, no, si Satanas, no, sa I think sa aklat ni Job, no? Kung nabasa niyo po yan, di ba? So isa po yan, no, sa mga magandang halimbawa na walang pinipiling lugar itong si Satanas. And so tama po ang sinabi ni San Pedro na yung ating mga kalaban, no, ang diablo ay nasa paligid lamang. So always make sign of the cross kung yan pala ipang-adya sa kalaban. So dapat rin po yung mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, kung naniniwala na yung sign of the cross ay pang-adya sa kalaban, they must also to make sign of the cross, no? So kung kami tinataboy namin yung kalaban by making sign of the cross, ano pa kaya yung sa mga kapatid natin na hindi po nagsa-sign of the cross? So ibig sabihin ba pinapanatili lang nila yung kalaban, yung diablo, di ba? So ano mo? Yan po siguro yung kanilang ibig sabihin. Para sa aming mga Katoliko, tinataboy namin yung kalaban, yung diablo, by making sign of the cross. Pero sa mga kapatid natin anti-Katoliko, pinapanatili nila dahil hindi po sila nagsa-sign of the cross. Diba? Kung susundan lang po natin yung kanilang argumento na pang-adya daw sa kalaban. So, ayan po, no? Pero, ang tunay talagang kahulugan, no, isa lamang po yan sa, kumbaga, part, no, of the benefit of making the sign of the cross. But then again, the very purpose why we do sign of the cross, no,
because again, that is the very short way, no, ng ating pag express ng ating pananampalataya. No, bakit? Because when we do sign of the cross, we make we mention the name of God, no? Sabi nga, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now when we do sign of the cross, we mention the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So isa lamang po 'yan sa pag-express ng ating pananampalataya, no, sa Diyos, no, sa Trinidad. Because we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. We believe, no, of the only one God, the Father, Son, and the Holy Spirit. So, yan po ang aming expression ng aming pananampalataya. At isa talaga yan sa mga indikasyon na ikay isang tunay na Katoliko kapag ikaw ay nagsasign of the cross. So, isa po yan, no, sa mga dahilan talaga kung bakit nagsasign of the cross. Diba, mga kapatid? So, pahalagaan po natin itong mga signs and symbols, no, dito sa ating simbahan. Dahil napakahalaga po yan. Hindi po yan dyan nilagay, no, hindi po yan ginagawa dahil sa walang rason. No, ginagawa po yan dahil may malaking epekto po yan at makakatulong sa ating pananampalataya. So, wag po nating ismulin yan, no, mga kapatid. Sa mga kapatid naman natin na hindi po nakakaintindi, sa mga kapatid natin si Bayong Pananampalataya, hindi na po namin yan problema dahil kami po mga Katoliko, no, napakalinaw sa amin ang mga kahulugan, no, ng mga signs and symbols sa loob ng simbahan. At tuwing sasagawa po kami nito, ay naalala po namin, no, ang mga sakripisyo ng aming Panginoon, no, ni Yeso Cristo sa pagtubos po sa ating mga kasalanan. So hindi po yan dapat na ismulin lamang, no. Yan po mga kapatid. So malapit na po tayo sa ating paaralan. So again, may misa pa ngayon 7. Kailangan po natin na makahabol, no. So we have our orientation, no, para po sa mga of course pag-uumpisa ng klase ngayon. So sinisimulan po talaga ng misa, no. So maganda nga po ay Catholic Mass talaga, no. Siyempre nagpa-participate din ang mga kapatid natin, no, kahit na nasa iba yung pananampalataya. Well, because majority are Catholics at maganda talaga. Dahil sa tayo po na kakaunawa, alam talaga natin, no, yung importansya ng ating pananampalataya. Sir, good morning. Wala sticker, CBM? Ha? Sa CBM. May ka pa sticker? Ah, wala pa ako ka-apply. Ay, bago lang po kayo halin ko sa Study Dubai. Pero may form ka na, sir? Ah, sige, mayara ka muna. Mayara lang po. Ay, sige. Sabi po mga kapatid, see you po, no, sa mga susunod po natin na live. So, kuli po, no, magkita-kita pa rin po tayo. So, God bless. This is Mr. Curious Catholic. No, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Bye-bye!